Walang hiyain lang ng mga kung sinong tao na nilamon ng kadiyuhan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababaan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya habang buhay na Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin ang anak ni Ninyo Mulak na si Sandro Mulak na kung saan ay na lalagay ngayon sa issue, sa intriga dahil nga daw sa nasangkot ito sa isang kahalayan na ginawa ng dalawang GMA executives. So mga boss ito ng GMA na kung saan ay nangyari ito noong pagkatapos ng GMA Gala Night na sinabi daw na niyaya daw ng dalawang GMA executives yung anak ni Ninyo Mulak na si Sandro Mulak na pumunta sa kanilang hotel at sinabi daw na marami daw mga artista ang pupunta doon. And then later on ay nung dumating na sila sa hotel ay tatlo lang sila doon sa loob ng hotel. So panoorin natin kung ano ba ang nangyari. So let's go. So shout out plus kay noon at ngayon. So ito po yung video gagamitin natin. So pakinggan natin. Dayan Tupas sumabog sa galit dahil sa ginawa sa kanilang anak na si Sandro Mulak. Viral at usap-usapan ngayon ang Facebook post ng mag-asawang Ninyo Mulak at Dayan Tupas na naging palaisipan sa maraming netizens sa gitna ng kumakalat na isyung kinasasangkutan ngayon ng kanilang anak na si Sandro Mulak. Si Sandro Mulak kasi ang pinangalanan ng mga netizens kaugnay sa nabiktima di umano ng panghahatay ng dalawang TV executive, yan. Balikan natin, ha. The executives matapos ang naganap na GMA Gala Night. Yan. Ayon sa blind item ng Philippine Entertainment Portal o PEP.ph, kamuntikan raw maging midnight snack ang isang newbie actor ng dalawang gay TV. So, kamuntikan. So, ibig sabihin walang nangyari. Pero, may post kasi si OG Diaz na meron daw talagang nangyari. As in, meron talagang hindi magandang nangyari sa kay Sandro Mulak. So, di ba? Executives. Ngunit ayon naman sa cryptic post ni OG Diaz, hindi muntik, kundi totoong may nangyari raw. Mm-hmm. Anito, anong muntik? May nangyari talaga. Believe me, huwag na pagtakpan. Dapat ipaglaban at makuha ang hustisya para sa inapuso. Samantala, habang mga hula lamang ng netizens na si Sandro Mulak ang naging biktima ng dalawang TV executives, isang cryptic post naman ang inilabas ng kanyang ama na si Ninyo Mulak at stepmom na si Dayan Tupas. Sa Facebook post ni Ninyo, sinabi nitong, "Inumpisahan nyo, tatapusin ko." Sa comment section ng post ni Ninyo, maraming netizens ang nagkomento na sana ay makamit daw nila ang hustisya. Marami rin ang nagpaabot ng panalangin para kay Sandro Mulak na maging okay ito mula sa traumang sinapit. Samantala, sa post naman ng stepmom ni Sandro na si Dayan Tupas, hindi nito napigil ang maglabas ng galit at hinanakit dahil sa pangyayari. Aniya, "Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Tapos wawalang hiyain lang ng mga kung sinong tao na nilamon ng kadiyuhan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababaan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya habang buhay na dadalhin ang anak namin yung kababaan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba. Itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Hashtag justice should prevail." Samantala, sa gitna ng mainit na issue, nagbahagi naman ng isang makahulugang post si Sandro sa pamamagitan ng Instagram story. Aniya, "God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him." So, yun ang naging pahayag ni Ninyo Mulak at saka yung step mother ni
stepmother ni Sandro Mulak, kung saan nagpahayag sila ng kanilang emosyon ng post sa social media. So abangan natin kung ano bang mangyayari nito, ano bang mangyayari sa dalawang GMA executive na na kung ano ang hatol o ano bang magiging ano nila sagot sa nangyari ito. So panoorin natin, ay so pakinggan natin or hintayin natin yung magiging sagot nila. So kung ano may comment nyo, please comment down below. Maraming salamat po, mabuhay po tayong lahat.